actual tayo ngayon, ano, magto-troubleshooting tayo ng TMX Supremo. Okay? So, ayan. Ngayon tayo pumunta ng shop. Ngayon lang tayo nagbukas. So, pagkabukas natin, meron nag-aantay sa atin. So, pa-share-share mga kasi pa, actual tayo magto-troubleshooting ng TMX Supremo. So, magtatakip lang tayo ng face mask. Ano? So, bago tayo lumabas kasi baka may kalaban. Ayan. So, actual to mga kasipa, magtutroubleshoot tayo. Ayan. So, samahan niyo ako mga kasipa. I-prepare lang natin yung kailangan natin. Ano? Ayan. So, shoutout mga kasipa. Magandang tanghali sa inyo. Ano? Okay. So, gising na ulit tayo. Ayan. Pa-share-share nyo yung ating video. Magtutroubleshooting tayo nung TMX Supremo sa labas. Ayan, so sarado po ako ngayon. Papahinga sana ako. So, pagdating ko dito sa ating munting gawaan, may naghihintay na sa ating Honda TMX sa labas. So, ang problema daw, namamatayan yung kanyang motor. tumitirik. So, pag tumatagal yata, ay namamatay. So, aalamin natin. Naghanap lang ako ng face mask ko, and then lalabas ko. Okay. Yan. So, dali lang mga kasipa, no? Naghahanap tayo ng, ano? Pismas, pwedeng pantakip. Yan. So, samahan nyo ako mga kasipa, share-share nyo para matutunan natin na naman yung panibagong gagawin ngayong araw na to para sa troubleshooting. Okay? So, wala akong magamit na pismas. Siguro kailangan bumili muna ako para sigurado, ano? Pasamahan nyo muna ako pumunta ng tindahan. Ayan. Ako, wala akong pera dito sa ipunan ko ah. Excuse me. Paano yan? Ayan. So, ang gagawin natin, hihingi muna ako ng pambili natin ng face mask kay sir. Babalikan natin. Wala akong dala rito eh. Kasi hindi sana ako mag, ano ngayon. Sir, pwede nga meron na 5 piso nyo? Wala akong pares. Ah, walang barya? Wala. Sandali lang. Hindi, alam ko na muna ako doon. Walang barya. So, sandali lang mga kasipa, no? Maghahanap tayo ngayon ng aking mga naitatagong lima lang. Pambili ko lang ng face mask. Ayan. Mamaya ko na palitan. Ayan. So pupunta tayo mga kasipa doon sa tindahan. Bibili tayo ng face mask bago natin troubleshoot yung TMX Supremo. So kanina pa tayo inaantay. Ayan. So maglalakad lang ako, sasamahan niyo ako bago tayo magto-troubleshoot. Tambay muna tayo mga kasipa. Okay, so antayin nyo. Pupuntaan natin yung troubleshoot para magawa natin kasi na mga problema siya. Okay. Ito ako sa tindahan. Kasipa, tapos ang bumili ng face mask. Lakas ng loob po ngayon, naambun dito sa amin. So mag-iingat kayo mga kasipa kasi ambun-ambun. Okay, so alauna na tayo tapos kanina, madaling araw. So papunta na ako dun sa aking gawaan. Nakadiskarte na ako ng face mask. Tumalakas na loob ko mag-troubleshoot. Yan. Papakita ko sa inyo yung TMX Supremo ni sir. Okay. Yan. Bubuksan muna natin yung shop natin ng konti. Kasi papahinga tayo mamay. Gagawa tayong diagram. Okay. So ang problema nito sir. Sir, anong problema? Ano sir? Na madali siyang malubat. Madali siyang malubat? Tapos okay. Tumatakbo ako, unti-unting humingi na yung ilaw. Tapos mamamatay? Hindi naman mamamatay. Okay. So, yun daw yung kaso niya mga kasipa, no? Ibig sabihin, ayan, kita niyo may power. So, ibig sabihin, may power naman. Ayan, no? May power siya. Tapos, pag nananakbo kayo, kunti-kunti siyang humihina. Hanggang sa mamamatay yung motor. Ano yun? Sa umaga, tangali, or gabi? Kahit anong oras. Minsan araw, minsan gabi. Okay. So, walang switch ang headlight nito, ano? Ito lang, sir. Ah, okay. Kapag kapag mahina na yung ilaw niya dito. Pag mahina na rito. Pag umina yung ilaw, binuksan ko ito, headlight. Titirik na. Shutdown na siya. Shutdown na yung motor. Okay. So, base doon sa sinabi mga kasipa, ano, pag umaandar daw siya, tapos tumihina yung ilaw, pag sinis niya na yung ilaw, totally mag-shutdown na yung motor. Okay. So, first step natin, alamin natin mga kasipa, yung
o voltage ng battery. Okay? So yan. Pinatay ko, sinusi ko. May supply. Try natin buhayin ang load. Okay? Kita nyo, kumikirap yung kanya neutral every time na nag-switch ako ng headlight. Okay? So first step, kukuha tayo ng tester. Ayan, yung tester, mga kasipa. Ayan, shout out mga kasipa, no? Pa-share, likes, and subscribes ng ating YouTube channel. Sabay-sabay tayong matututo. So ito tayo, magtutroubleshoot tayo ngayong araw. So naambun dito sa amin, ano? Okay? So, ang kaso, natitirikan. So, una nating step-by-step procedure para matuto tayo. So, una, pag natitirikan, maraming klase. Pwede sa gasolina, pwede sa pulser, or sa wirings. Pero, base dun sa statement ni sir, yung may-ari ng motor, ay pag daw humina yung ilaw, namamatay na yung motor. Ibig sabihin, humihina yung battery. Okay? So, alamin natin kung bakit humihina yung battery. Oh, sipa. So, andali lang ha. Kasi, dapat ang motor natin pag umandar sa palakas ang supply. Lalo't wala naman tayong sinusupply ang extra additional. Okay? So, ito na. Pasensya na kayo. Medyo malikot yung kamay ko. Ano? So, itatap ko siya dito sa groundings. Okay? Sandali lang ha. Ayan. So, itatap ko siya dito sa body ground ng motor, ng battery, and then sa positive. Okay? So, kita nyo, 11.75 agad yung voltahe. So, bagsak. Bagsak doon sa hinahanap kong voltahe ng battery is 12 volts. Okay? So, meron na tayong next step. Paaandarin naman natin. So, dapat, yung 11.6, tataas yan. So, pag hindi tumaas ang 11.6, ibig sabihin, may posibilidad dyan yung stator, regulator, wirings, fuse, terminals. Yan yung mga pwedeng maging cause. Okay. So, first step, inalam ko yung voltahe ni battery. So, nung inalam ko yung voltahe niya, okay naman. Bagsak, 11.76. Okay. Ngayon, tatry natin siya ang pa-startin. Start ko yan. Yan. Ah, wala siyang starter, ano? Hindi na gana yung starter. Sira na yung starter niyo? Sira na, sir. Sira. Ay, hindi ko alam pa yung pero sira na yung switch niya. Okay, sige. Alamin din natin. Hop. Ayan. So, yan, mga kasipa. So, umandar yung motor. So, mapapansin nyo, umandar yung motor. Hindi tumataas yung voltahe. Excuse me. 11.77. So, binibirit ni sir. Sir, pabirit nga ako. Ayan. So, nag-stack up yung voltahe ng motor. Ayan, oh. Sir, pa-switch ako ng headlight. Okay. So, hindi nagbabago. Dali lang. Ayan. So, yan. Makita niyo mga kasipa. 11.77, hindi nagbabago. High rev. Ayan. So, naka-rev siya ng, sir, palo niyo sa 5,000 RPM. Okay, yan. So, nasa 5,000 RPM na siya. Hindi man lang umangat. Okay, kuya, patay na. Okay. Ano nga ba yung susunod nating step? Umandar yung motor nang hindi tumataas yung voltahe. So, ibig sabihin yan, may possibility na nag-output si stator papunta kay regulator, rectifier, and then hindi na siya dumadaan kay battery. So, ibig sabihin, may posibilidad na lost contact yung wirings natin. So, papasok na dito yung kanyang problema. Pag nag-lost contact yun habang nasa biyahe siya, hindi nagkakarga, pahina ng pahina si battery. Okay. So, pag humina na si battery, may posibilidad tumirik na siya. Kasi, minsan, hindi komportable yung kurente na binabato ni regulator kay DC-CDI. Lalo pag sabay-sabay na yung mga ilaw. Yan, mga sipa. So, alamin natin yan. Okay.
So yon bagsak ano, 5,000 RPM, 11.77 ng boltahe. Try ko naman isusi. Ayan, so kita nyo na. Meron na naman tayong natagbo ang isa. So nung sinusi ko, ah hindi, naka-neutral ba? Tama ba? Naka-neutral? Naka-neutral yan. Naka-neutral? Oh yan. So naka-neutral, wala siyang power, mga kasipa. Okay. So nabibigyan na naman tayo ng linaw sa troubleshooting na ginagawa natin. Okay, ang problema, pag tumatakbo daw at tumihina na yung power supply, titirik yung motor. Okay, pangalawa, tinis natin yung battery, hindi nagbabago yung karga ni battery. Okay, pangatlo, pagsusi ko, walang supply. Ngayon, ang gagawin natin dyan is, pupunta natin yung primary fuse. Primary fuse mga kasipa, tatlong fuse ng TMX Supremo. So dito sa primary fuse, kailangan, nakasusi yon. Pag ginalaw natin yung primary fuse or yung mga koneksyon, pag umilaw yon, ibig sabihin, bitaw ang boltahe. Ayan. Ayan. So, wala man lang siyang ka-power-power, ano? O, 11.78 yung boltahe. Titingnan natin yung ground. Ginalaw natin yung body ground. 11.36. Okay. 11.58. So, iba-iba yung kanyang ground. Okay. So, aalamin ko, pupuntahan ko yung main fuse bago tayo pumunta dun sa sub-fuse. Ayan. Dapat mapailaw natin yung neutral, mga kasipa. Saan ba yung main fuse nito? Ah! Patay tayo dyan. Ito yung main fuse niya, mga kasipa, nirekta. Ay, dapat huwag kayo nagrirekta kasi just in case nagkaroon ng trouble. Yung binili ko sa regayon na yan. Ganito na. Oh. Nakotunas. Ito yung wag na wag nyong gagawin mga kasipa. No? Wala man lang siyang protection fuse. So, alamin natin. Okay. Bukas, natatanggal nga yung upuan nyo? Natatanggal. Sige, patanggal ako ng upuan. Ayun, no? Okay na. Okay na. Ayan. So, nakita nyo habang tinatanggal namin yung tape, bumitaw yung positive line nung battery. Okay. Ayan, so kita nyo yung mga wirings, mga kasipa, korosyon. Tapos, yung fuse, pinagsama nila yung terminal ng fuse. Ayan, so walang protection circuit. Pag nagkaroon ng short circuit, ubos ang motor natin. Okay, so ang gagawin ko mga kasipa ay gagamit ako ng fuse, yung bleed type, ganun sa ginagamit ko. Para ma-jumperan ko lang siya, mapagana ko lang kasi todas yan, totally todas. So kaya pala, namamatay-matay yung ilaw at minsan tumitirik dahil hindi na tugma yung kanyang kuryente, ano? Nag-fluctuate na. So kailangan ko ng fuse. Yan. Kailangan natin ng fuse, tapos fuse holder. Okay? So dito ako kukuha ng fuse holder sa mga ritaso. Yung mga rejig ko mga kasipa. Ito, ito, ito. May mga rejig ako dito ng mga fuse. Ito, mga buo pa yung mga rejig ko, ano. Yan yung mga rejig ko, mga bago pa. Excuse me. Ayan. So, kukuha muna tayo dito sa rejig kong fuse. Ayan. So, ito muna yung gagamitin ko, ano. Make sure lang natin na maganda yung continuity ng fuse na gagamitin natin bago tayo mag-troubleshoot. So, kailangan kasi mapataas natin yung boltahe. Mga kasipa. So, i-prepare natin yung gagawin natin ano, na fuse. Kasi, ito lang yung ilalagay natin sa kanya. Yung fuse. So, kailangan ko rito ng crimper. Stripper. Tapos, terminal ring. Speed terminal. Ayan. Kailangan ko ng speed terminal. Kailangan gumawa muna tayo ng fuse para ilagay dun sa kanya. I-indicate natin dun.
Tapos gagamit tayo ng wire. Ito na siguro yung wire. Ito na yung wire na gagamitin ko. Yan. Tatalupan ko. Tapos lalagyan ko ng terminal. Tapos lalagyan ko siya ng i-crimp ko. Yan mga kasipa. Yan. Pa-share-share mga kasipa yung ating video, no? Troubleshooting tayo. Ayan, kita nyo. So, naka-crimp na yung aking fuse. Terminal fuse. Okay? Para sigurado ipiting ko siya na lunos. Gagawa muna tayo ng fuse bago tayo ipagpatuloy yung troubleshoot. Ayan. So, nailagay ko na. Tatanggalin ko muna yung ito mga kasipa. Ang sakit kasi ng mga gantong fuse pag binibili natin ay yung mga wire na pupulbo. Tatanggalin natin. Yan. So, tinanggal ko na yung dalawang terminal na local. Pinalitan ko siya ng terminal na magaganda. Tapos, wire na matibay. So, eto na. Pagkatapos natin gumawa ng fuse terminal, saka tayo babalik dun sa kanyang motor. Okay? So, pa-share-share mga kasipa ng ating YouTube channel, Albert Lagisma TV. So, ito actual tutorial to. Actual troubleshooting tayo dito ngayon. Ayan. Tapos kukuha pa ako ng ito na yung nagawa ko. Original na yung terminal pin at saka yung wire. Kukuha naman ako ng fuse. So, kailangan ko ng fuse. Ito. 10 ampere. Okay, sa Temex Supremo medyo matakaw. 15 ampere ang gamitin nyo. 15 ampere kulay blue. Ang problema ng motor, natirik, namamatay pag umihina na yung supply. Okay. So, ayan mga kasipa. So, nilagay ko na yung 15 ampere. Tibay na. Kukuha lang ako ng battery terminal. Okay. So, pupunta tayo ngayon doon sa motor, mga kasipa. 5 yung dinala kong gamit. Ano. Ayan. Pupunta tayo dito sa motor. Ayan o. Ayan. Ayan. So, magka-troubleshoot tayo. Ito na. So, walang power yung neutral. Ayan. So, ito yung power source niya. Main supply ito. Puputulin ko na kasi nagato na. Tapos, nakarekta rin. Ito. Yung kanyang speed terminal. Tapos, punong-puno na rin ang korosyon, mga kasipa. Kung gagawin nyo, kaskasin nyo lang ito. Kaskasin nyo yung loob hanggang sa mawala yung korosyon. Okay? Tapos, higpitan nyo lang yung pagkaka-clamp nito. Kasi lumuluwag yun eh. Okay? So, nahigpitan na. And then, pupunta naman tayo dito sa socket niya. Ito. Kaskasin nyo rin ito para matanggal yung mga korosyon. Ayan. So, dapat ito pag nagawa natin mga kasipa, mataas na yung voltahe niya. Aangat na. Hindi na siya sa 11.77. Dapat papalo ito ng 13 volts. Okay. So, higpit na. Ayan. Ayan, susunog na. Puno na siya ng korsyon mga kasipa. Kaya hindi na natin itutuloy. Papalitan na natin siya ng bullet terminal kung tawagin.
So yung ginawa nating piyos, lalagyan ko ng bullet terminal yung dulo-dulo. Ito yung ginawa nating piyos. So tatanggalin ko na to. Puputulin ko na. Ayan, so naputol na. Yung kabilang dulo, gupitin nyo. Tapos ilalagay natin yung battery terminal ito. Ayan mga kasipa. Para makuha nyo yung tamang boltahe. Ayan. So i-crimp natin. Ayan. So kita nyo nakakrimp na. Ayan. Tapos iipitin natin for safety. Ayan. Tapos yung kabila naman, lalagyan na natin ng terminal output. Papunta na ito dun sa wirings ng motor at papunta na dun sa rectifier charging. So dito na kasi nagsasalubong yung papunta dun sa susian at papunta sa rectifier. Okay? Ayan. Pakita nyo mga kasipa. As you can see, ito yung ginagawa natin. Ayan o. So intact. Hindi natin ibinuhol. Yan yung dulo-dulo ng fuse. Okay? So gagawin ko, ilalagay ko na siya dito. Sa pulang wire na ito. Ayan yung pulang wire na yan. Lalagay ko na siya dito sa pulang wire. Para mapag-contact ko silang dalawa. Ayan. So mahigpit na. Tapos lalagyan natin siya ng tape. Ayan, gagamitan ko siya ng tape mga kasipa. Ayan. So lalagyan natin siya ng tape para safety. Ikaw na yan, pre. 233 po. Ayan, magsika. So, nilagay ko na yung wire papunta dun sa susian sa rectifier. Nasalpak ko naman yung, ano, papunta sa battery. Dapat lang. Susi nga. May power na? Meron. Meron na? May power na. Ya, yeah, mga kasipa, so may power na. So, tayo sa loob. Okay. So, pasusing ako. Ayan. Nakasusing. Op, amin na. So, nakita nyo mga kasipa. Napakaliwanag na ng kanya neutral compared doon sa kanina. Okay? Ayan. Okay? So, late reaction pa yung kanya susi. Ayan. Ayan o. So, may posibilidad, may problema pa yung kanya susi. So, napakadami niyang problema sabay-sabay. So, dyan ko muna siya ilalagay. Okay? So, may power na. Dapat aangat na itong voltahe ng aking tester. Kasi kanina is 11.77. So, hindi na siya umaangat doon. Ano? Sa 11.77. Yan. So, 11.55 na lang. Pa-start. So, dapat mapapataas na natin yan. Gege. Okay, salpak sa ground. Ayan.
So kung napapansin nyo, tumaas na mga kasipa. Nag 12 na agad. Nag 12.8 pa. Nag 12.9 na. So problem solved yung ating ginawa. So, kanina kung napapansin nyo, 11.77 hindi umangat. Yan siya ngayon. Yan. Nakikita nyo, lumiliwanag pa. Ayan o. So magkakatorsin na siya. Ayan o. Diba mga kasipa? So yan yung tinatawag nating intact. Kailangan intact ang kurente. Ayan. Busina. Ah, walang busina. Pwede na lang ako ngayon para makalita yung mga maganda na pangalit. Paano motor yan? Dito yan, sir. Siyempre mo? Dito yung ilaw niya, dito na siya nakakabit. Ah, di yan. Dito. Yan. So kung nakita nyo mga kasipa is problem solved na tayo. Okay. So kung naging problema niya ay yung connection dito. Korosyon. Nagkorosyon dito. Tapos pagdating dito, putol. Korosyon din. Tapos wala silang fuse na ginamit. Pinagdikit yung dalawang terminal ng fuse. So direct ito dito sa positive ng battery, papunta rito sa wirings ng motor. So ngayon, ang ginawa ko, nag-build up tayo ng original na wire at saka yung terminal ring na maganda. And then, ginamit ko na lang yung retaso natin, yung fuse box, para makita natin yung troubleshooting. Okay? Kasi yung problema nun ni sir, pag nananakbo daw, humihina yung power. Tapos kasabay nun, pag humina ng power, mamamatay na yung makina. Pag namatay na makina, tirik na siya. Kasi wala nang power si battery papunta kay CDI. Pagdating naman doon sa rectifier niya is malamang baka palit na yung kanyang rectifier kaya hindi na match doon sa kanyang CDI. Kasi dapat aandar yung supremo natin ng walang battery. Okay? So itong kanya may pagkakataon na hindi umaandar kasi hindi na po match yung kanyang regulator sa DC CDI. So kaya siya umandar kanina kasi nagkakaroon pa ng contactor yung naglulos. So nung tuluyan siyang nawala, hindi na mapandar. So ngayon, eto na siya. Ang voltahe, eto na. 11.9, okay? Pareb. Okay. So mapansin niyo mga kasipa, bumagsak na naman sa 11.8, ano? Ibig sabihin, problem solved na tayo dito. Meron pang nakahalong ibang problema. Yun ay sa susian. Okay? So try natin. Tatry ko hawakan yung susi kung aangat yung boltahe. Kasi step by step tayo mga kasipa. Ano? Magsimula tayo sa battery. Test natin yung kung umaangat or hindi. Or low bat or hindi. So kung nakita, nakikita nyo, 11.8. Rev. Hindi na tumaas, bumababa pa. So ibig sabihin, doon sa ginawa natin, hindi lang doon yung problema. Meron pa siyang isang problema ulit. So gaya ng sabi ko, huwag kayong mag-focus doon sa isang troubleshooting. Baka meron pang iba. Okay? So yan. So lumabas ulit yung isa pang problema. 11.8. Bakit siya natitirikan? Kasi mahina na nga yung supply ni DC CDI. Pag walang battery, naglulos pa yung susi. Kaya siya namamatayan. Okay? So 11.78. Rev. Bumabagsak. Hawakan natin ang susi. Ayan. Nakita nyo? Ayan. So 11.8. Hindi na siya umaangat. So isa lang ibig sabihin nito ano. may posibilidad pa dito. May sira. Ang dami kasi nagkasabay. No? Ayan. Ayan. So intact na siya. Kanina, ayan o. Oh, late reaction siya. Ang dami ng troubleshooting pagdating sa wirings. Ayan o. Late reaction yung kanyang positive pulse. Hindi pa umilaw, nakasusi na. Ayan, umilaw siya. Ayan. Ayan o, kita nyo namamatay. Ayan o. Tapos 11.87. Ayan. So try natin siyang start nang patay yung neutral. Matindi ano mga kasipa. So mamaya natin ma-exact pinpoint yung ano yung troubleshooting niya kasi naghalo-halo. Walang fuse, puto lang wire.
korosyon, susian, nagluluko. And then, yan, sige. Ayan o, tayo nagkaroon ng power bigla. Start. Ayan, so hindi umaangat. Ano ba yung nagiging cost natin pag hindi umaangat yung voltahe natin? Pero, may power naman. Pero bakit hindi umaangat? Okay, gagawin ko kayo ng simpleng schematic diagram. Yan. So gagawin ko kayo ng simple schematic diagram mga kasipa, no? Kukuha tayo dito ng aking sketchpad. Saan ba nilagay ng aking boss yung aking sketchpad? Kailangan makakuha tayo ng sketchpad. Papakita ko sa inyo kung bakit ganun yung mga troubleshooting natin. Saan nilagay yung sketchpad natin? Yan. So, dito na lang tayo. Sa likod na lang tayo gagawa. Papakita ko sa inyo yung simpleng sketch diagram. Kung bakit ganun yung ano. Okay. So, unang-una, ang nagpapatakbo dito sa DC CDI natin, CDI ay battery. Positive, negative. Battery. Battery, tapos CDI. Simple lang yan, ano? Okay. Tapos ito yung stator, mga kasipa. So, yan yung stator. Bala na kayong mintindi kasi pangit yung nabili natin bullpen eh. Pangit yung drawing. Yan. So, alamin natin ano. So, yan yung stator. Ito si DC-CDI at ito naman si regulator. Ayan. So, yan yung sa Supremo, ano. Binibigay ko lang sa inyo yung guide. Tapos, ito yung ating susian. Okay. Tapos, ito regulator. Ayan o. So, ang setup, mga kasipa, pagboltahe yung nagluko, eto. Pagpasok nitong 3-phase na to, tatlong wire yan, kulay dilaw, isa, dalawa, tatlo. Yan yung 3-phase nating tawagin kay Supremo. Tapos, nag-output po yan ng ground. Papunta kay battery. Or papunta kay body ground. Yan, basta body ground dyan mga kasipa. Yan. Tapos nag-output din yan. Rectifier na yan. Papunta kay susian. Direct yan kay susi. Kaya motor natin kahit walang battery, umandar. Kasi hanggat good ang stator at regulator, good. Okay? Tapos gumawa yan dito ng ayan. Branch. Papunta kay battery. And then, gumawa siya ng fuse. Ayan. So, yan yung schematic diagram niya, no? 15 ampere. Okay. So, pag wala tayong stator, regulator, ang magpapandar sa CDI natin ay battery. So, yan yung accessories line. Ito ay black-red, mga kasipa. So, ito yung CDI natin. Yan. Black-red ang kulay niyan. Ito yung ECC 12 volts. Yan o. So, pumasok kay CDI. And then, pumasok ulit dyan yung ground. So, dalawa na. Ang wire ni CDI. Tapos, yung isa dyan ay galing dito kay stator. Ah, pulser. Yan. So, tatlo na pumasok, mga kasipa, kay CDI. Yung pangapat ay si ignition coil. Ganyan yung setup nung DC-CDI ni TMX Supremo. Ayan. So, pag nawala yung charging system mo, stator, regulator, hanggat good si battery, fuse, aandar si DC-CDI. Ayan. Pagsusi mo. Ayan ang sipa. Kasi dito siya kumukuha kay battery. Ngayon, kaya tumitiris si DC-CDI kasi naglo-loose yung wirings. Okay? So, maaring mag-loose yung susian. Kaya pag nag-loose yan, tapos
umaasa siya dito kay battery, and then regulator, starter, tas regulator. Ito kanina kasi, nagkaroon dito ng malfunction. Lost contact yan. Minsan nawawala-wala. So, inayos ko na yan. Yan. Inayos ko na yan. So, ngayon, good na yan. Good. Okay na. So, ngayon, namamatayan pa rin pagsusi ko. So, ibig sabihin, naglulos yung kanyang susian. Kasi delay reaction yung kanyang pasok ng battery hanggang doon. Okay? So, maaaring sunog yung sakit niyan or yung susian, malfunction. Ito matindi. Kaya daw humihina yung kanyang power supply kasi pag ginamit niya si motor noon, malakas ang ilaw. Ayos ang contactor ni susi. Ayos yung ilaw. Ito, accessories. Ibig sabihin, ito yung sa neutral. Makikita niyo sa neutral. May ilaw yung sa neutral. Doon siya bumase. Yan. So, malakas daw yung neutral. Tapos, hihina ng hihina hanggang sa tumirik. Bakit? Anong nangyari? So, ganito yan. Ang battery niya ay good. 11.77 volts. Ibinato niya dito. So, naglulos contact na agad dyan pagdating dyan. Tapos, ibinato niya kay susi. Naglulos contact ulit si susi. Tapos, bumato niya ulit sa kay neutral and then kay CDI. Okay? So, maliwanag siya pag nadidetect niya yung battery. Pag nadidetect niya yan, napakaliwanag ng neutral niya. So, okay. Pag na-disconnect yan, hihina po yung ilaw ng neutral. Bababa kasi yung direct current natin kasi itong si Stito regulator, pag wala siyang mapagtatapunan, ang nangyayari dyan, babagsak yung direct current. So, pag bumagsak yan, tatransfer niya yan doon kay susi, tatransfer kay DC-CDI. So, a-under pa rin yan. Kaso, mahina yung voltahe. Tapos, dinagdag mo yung problema dito, lost contact. Kaya, every time na humihina na ito, rectifier siya kumuha ng supply kasi nawala si battery. Tapos, naglose si susian. Namamatay si makina, matitirikan siya. Okay? So, ang kaso ng motor na ito, TMX Supremo, yan mga kasipa. So, ang kaso ng TMX Supremo na yan ay malala, matindi. Ang kaso niya, ito isa. So, nasolve na natin yan. Tapos, may kaso pa siya rito, dalawa. Sa susian. Okay? Tapos, may kaso pa siya dito sa regulator, bababay natin. Tapos, isasama na natin si stator. Kasi suspected yung mga yan eh. Okay? So, lahat yung mga yan, suspected mga kasipa. Kasi, ito, nasolve na natin itong battery. Okay na yan. Tapos, nung nasolve ko, biglang hindi ulit pumalo yung kanyang voltahe. So, every time na sinususi ko, nagmamalfunction. Minsan kumakagat, minsan hindi. So, may posibilidad, hindi maganda yung bato ng voltahe. Papunta kay CDI, kaya namamatay. Okay? Tapos dito naman, may posibilidad na nag-loose dito sa wirings nitong regulator rectifier. Kaya, hindi umaangat yung voltahe ni battery. Okay? Kaya, sabit sa may problema to. Rectifier at saka stator. So, yan yung alamin natin. Yan. So, dito muna tayo sa susian. Bago kay regulator, bago kay stator. Okay? So, problem solved tayo sa battery. Ngayon naman, pumunta na tayo sa susian, regulator, at stator. Bababa na tayo. Okay? Repaano nga ako. Patanggal nga ako ng tangke. Are. Kaya makasipa. So, tatanggalin ko muna yung aking tester. Papasok muna tayo dun sa headlight. Mamay papaliwanag ko sa inyo kung ano yung naging sakit ba talaga ng motor na yan. So ngayon, live tayo, actual troubleshooting. Yan, actual tayo, live troubleshooting mga kasipa. Boss, sana may diagram ka sa lahat ng ilaw. Sige Paps, John Hubert Diciosido. Gagawa natin yung Paps. Paps Idol, Cal GB. Boss, sana maturo nyo po diagram sa ginawa nyo dun sa Barako 1. Full function, domino switch, and lupit pagka-wiring nun, idol. Thank you and God bless always. Borsigi Louis. Sige, mga kasipa, maraming salamat. So, ito, auto-troubleshooting tayo. Okay? Okay. Sa pagtutrouble mga kasipa, alamin din natin dito
kung aandar siya ng walang battery. So ang gagawin natin, tatanggalin ko itong cement fuse ko. Try natin siya pandarin. Ayan. So tinanggal ko yung fuse ko, yung main. Try natin pandarin. Sige. Okay. So ibig sabihin umandar siya mga kasipa. Okay yung kanyang stator. Okay yung kanyang regulator. Again, hindi ko pala siya na rib ng ano no. Nasubukang i-rib ng mataas. Okay, start. I-rib natin. Ayan. So, umandar siya ng walang battery. Ibig sabihin, good yung kanyang stator. Good yung kanyang regulator rectifier. So, saan tayo pupunta, mga kasipa? Okay? So, nawawala-wala yung power supply nito. So, ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa sub-fuse. Ito yung pupunta sa neutral. So, ibig sabihin, baka dito sa sub-fuse na to, naglulos contact yung mga auxiliary natin, yung mga additional na nakatrigger dito sa pangalawang fuse. So, yung main natin is okay na. Kakarga ko na to. Ayan. So, maluwag yung isang fuse, higpitan natin. Ito mga kasipa, every time na nire-rev natin ito, namamatay si neutral. Kaya hindi natin makakuha yung sagot pa. Kasalukuyan pa tayo nagtutroubleshoot. Okay. Yan, so nilagay ko na yung mga fuse. Masigit pa naman. Okay pa ito. Okay. Saan tangkit, pre? I was born with you. I'm sorry.
natin. Okay. So nakita ko na yung isa pang problema mga kasipa. Gaya na sabi ko kanina, ano. So minsan ma-under siya kahit walang battery. Okay. So hinawakan ko yung regulator niya is uminit. Mainit. Pagtanggal ko, nakaangat yung isang ground. Yun yung napaka-importante pagdating sa charging system natin. Ayan. Ayan, oh. Pakita niyo mga kasipa, nakalubog yung ground. So pag nawala yan, pag nakalubog yung mga kasipa, totally todas na lahat yan. Walang papasok, walang lalabas dito sa charging system natin ng motor. Kasi yan yung main source output ground pagdating sa mga tray phase dito nakasalalay. Ang kanilang output. Ayan. So yan, oh. Yan yung nakaduktor. Ayan, oh. So iba yung terminal pin. Tapos nakatras. Ayan. So makikita nyo, nasunog na rin. May itim na rin. So yan yung naging kasalanan niyang isa. Kung bakit minsan pumapalo yung battery at minsan humihina. Kasi nagkasabay-sabay tatlo yung sakit niya. Gaya ng sabi ko, unang naging sakit niya ay battery. Nagmalfunction yung connection ng fuse. Putol. Okay? So solve na tayo dyan. Pangalawa, yung susi niya, minsan hindi accurate yung intact. Pag sinusi mo, minsan hindi agad pumapalo ka ganyan. Dalawang kaso. Pangatlo, yung output ground niya, naglulus. Okay, so nabuo na yung ating kwento o yung ating troubleshooting. So ipapaliwanag ko ulit sa inyo kung paano nangyari. Okay. So dito na. Kikwestiyon na natin tong diagram natin. Ayan. Nung tinanong natin si Pops, minsan okay daw yung neutral. Okay. So minsan okay daw yung neutral, tapos pag humina, tapos minsan mamamatay na. Bakit mga kasipa? So ganito kasi yan. Ang kwento niya, doon base sa investigasyon ko, chinik ko yung unang battery, hindi umaangat yung voltahe ni battery. Minsan umaangat, minsan nagkukulaps. So bakit siya nagkukulaps? Mga kasipa, bakit nagkukulaps yan? Okay? So dumako ako sa pangalawa. Binago ko itong linyang to kasi nag-lose contact. Yung fuse niya. Yan. So binago ko yan, naging intact. Okay? So pag susi ko, hindi buhay si neutral. Patay si neutral. Tapos every time na sinususi ko, minsan nabubuhay, minsan matagal bago siya mabuhay. So delay. So dapat hindi ganon. Every time na sinususi mo yan, iilaw dapat yan. Okay? So ibig sabihin yung susian niya is nagmamalfunction din. So nakadalawang malfunction na. Isa dito, dalawa dito. Pero ito solve na. So dumako na ako dito sa ignition key. So pag nagmalfunction yan, damay dyan si CDI. Pwede siyang tumirik. Okay? So yan. Tapos, si regulator niya, kita nyo yung ground. Walang ibang exist ang ground, mga kasipa. Walang ibang exist. Gaya ng sabi ko, dalawa ang nagpapatakbo sa CDI natin. Una, tatlo ang nagpapatakbo sa CDI natin. Una, stator, alternating current, direct to regulator rectifier, convert to direct current. Pagkatapos kay regulator, pasok niya kay battery. And then, ilalabas niya kay susi. And then, si susi, papunta na kay DCCDI. Okay. So, ito na yung kwento, mga kasipa, no? Babalikan ko ulit kasi hindi ko masyado may paliwanag. Una, si battery, pag under ko kanina, hindi umangat si voltahe. Chinik ko itong fuse, main fuse, kasi hindi siya umangat, umaandar eh. So, ibig sabihin, pag walang battery, umaandar siya, okay ang stator. Okay ang regulator rectifier. Kasi umandar siya nang walang battery. Diba? So pagbunot ko nitong wire, putol. So ginawa ko, dinugtong ko. Pagdugtong ko, pagsusi ko, okay ang neutral. Pagpatay ko ulit ang susi, nawala si neutral. Pagsusi ko, nabuhay ulit si neutral. Pagsusi ko, patay ulit. So minsan, hindi siya kumakagat. Okay? So trinay namin umandar, pinaandar yan nang walang battery. Tinanggal ko si fuse, so walang battery. Pag sipa, umandar siya. Ibig sabihin, may power na nilabas si stator, kinumbert ni regulator, papunta kay susi, hindi si susi, pumunta rito. Okay. Yun nga lang, mahina yung neutral kasi nagdadrop yung voltahe natin pag wala siyang tatapon ng battery. Okay. So, masisti niyan, tumitirik na siya.
kasi yung body ground na yan nahuhugot, maluwag na siya, naglulos contact. So every time na matatanggal yan due to vibration, mamamatay si motor. Yan yung kaso niya noon, mamamatay si motor. So bakit? Kasi pagsusi niya, malakas si neutral, big sabihin, okay si battery, and then sa vibration, natatanggal yung contact, namamatay si battery. Dahil namatay si battery, nagbato si stator, kinumbot na regulator, pinunta kay susi, kaya nabubuhay si CDI, si motor. Masiste niya, pag nag-vibrate ulit, natatanggal din itong ground trigger ni regulator rectifier. So, todas, mga kasipa, naglulos na yung kanyang kurente pag namatay yung ground na yan. May posibilidad, tumirik na siya. Pangalawa, kaya hindi umangat yung boltahe ko, kasi every time na nire-rev namin siya, nagbabibrate yung terminal socket dito sa loob, namamatay si ground. Okay? So pag namatay si ground, paano pa magcha-charge yung aking battery? Samantalang good naman yung fuse ko, yung wirings na, good naman yan. So bakit hindi umangat? Kasi every time na nagbabibrate, nire-rev namin, nagkukulaps yung kurente na dito. Hindi niya na maitulak dito kasi mabigat si battery, magutom, lobat. So pag lobat yan, hingi ng dapat na kurente. Ang problema, dun sa pinaghihingian niya, lost contact. Kaya pag nag-lost contact yon, tapos maitim na, may corrosion, parang sunog na rin, hindi na makatuloy na maganda yung ground. So mawawala si ground. Pag nawala si ground, hindi na tumataas yung tester ko, yung boltahe. Yon yung naging kaso niya, mga kasipa. So napakadami niyang kaso. Isa sa fuse, dalawa sa susian, at pangatlo sa wiring ground ng regulator. Okay. So babaguhin ko rin yung wiring ground na yan. I-intact ko yan, mga terminal pin na yan. Intact natin yan, tapos intact natin yan. Tapos obserban ulit natin, paandarin ulit natin. So nakita nyo kanina, hindi gumagalaw yung boltahe ulit. Samantalang okay na yan. Nung una kong gawa yan, okay pa. Pumalo ng 14 volts yung boltahe ko. Pero nung pinandar namin, biglang nag-collapse kasi okay na positive, si negative naman yung nagluko. Okay. So ngayon, pupuntahan natin yung terminal pin ng regulator na yan and then babaguhin natin. So yan, as you can see, mga kasipa, no? Pasensya na kayo, paulit-ulit tayo. Gusto kong matutunan nyo. Yan yung mga terminal pin. Hindi na ito yung original niya terminal pin. Ayan, no? So every time na nahugot yan, hindi na angat ang boltahe ko dyan. At the same time, pag wala akong fuse, hindi na rin aandar. Okay, so testing natin. Try natin. Yan. Pa-startin natin yan gamit yung battery. Pag tinanggal ko yan, kasi tinanggal ang ground, dapat hindi naandar yan. Okay. Sige nga, start nga ako. Yan. So pa-startin namin ulit, ano. Kasi hahanapin natin yan. Yan, so umandar. Pag tinanggal kong fuse, sige, start. Birit ng konti. Ayan, tatanggalin ko ang fuse. Ayan, so namatay. Mga kasipa, namatay siya nung tinanggal ko yung fuse. Bakit? Kasi dapat, pag nawala si battery, dito siya kukuha ng supply. Ang problema, yung binabato ng supply nito, output ground, tinanggal ko. Kaya namatay. So yan yung nagiging kaso niya. Noon, pag susi niya, malakas ang supply ng neutral. So dahil lost contact ito, yung kanyang dating fuse putol, pag nawala yon, aasa kay regulator rectifier. So pag umasa siya rito, hihina yung boltahe, magda-drop down. So pag humina yung boltahe, habang tumatagal, mamamatay na. Bakit? Kasi dito siya kumukuha ng main power. Tapos nagko-collapse. So pag nag-collapse siya dito, wala na siyang power na ilalabas. So mangyayari, ititirik niya na yung motor. Okay. So please, mga kasipa, sana nasundan niyo yung ating kwento. Ayan. So gaya ng sabi ko, alamin natin lahat, step by step, hindi yung puro gastos, pabili kung ano-ano. Dapat pinag-aralan natin, step by step, para maiwasan natin yung malaking gastos. Yan. So, problem solved na tayo, ano, mga kasipa. So, nakita nyo naman, yung naging kaso niya, putol ang fuse, and then, lost contact ang ground. And then, lost contact ang susi. Tatlo, nagsama-sama, ang kanyang matinding problema. So pag dinala mo to sa basta na lang hindi gumagamit ng tester, test valve lang bumase, todas. Sabi niya ang pabibili ng regulator,
kung ano, pwede sa battery. Kung ano nang pabibili, pwede sa susian. Pero dahil dito, sa gamit natin, na-diagnose natin na maayos. Ayan. So, okay na. Ito, naging kaso pa. Ang gagawin ko, tatanggalin ko yung terminal pin, papalitan ko lahat yan. Ayan. So, sasamahan nyo ako, lalagyan natin ang terminal pin niya, makasipa. Nadali mo, Totoy. Hirap na hirap palagi ako dyan eh. Ah, syempre. Talaga. Talagang mahirap. Kanina talagang hindi ako nakapasok. Papasok ako. Hindi ko na kinaya. Ayan. So, hindi na daw kinaya mga kasipa. Kasi ayan, nakarating mo sa trabaho. May troubleshoot. So, gaya na sabi ko, hindi po pwede yung pakiramdaman. Sa pagdating dito sa troubleshoot na to, mahirapan ang tisbag. Okay? So, ang gagawin ko, tatanggalin ko si battery and then tatanggalin ko lahat ng ano nito, wire. Papanibaguhin natin ng terminal ring. Ayan. So, babalatan ko. Babalatan natin, lalagyan natin yung panibagong wire. Ayan o. Oh. So, kita nyo yung napakanipis na ground. Problema kasi ng regulator din nito na Supremo, masyado manipis yung body ground. Hindi naman sila naglabas ng body ground dito sa exist nitong ano. Yan, so, hindi ko pala nakita, alamin ko nga kung naglabas sila nung ground niyan. Kasi yung iba naglalabas ng ground eh. Yan, so tumutunog. Ground. Ayan. So hindi nga sila nag-exist. Kaya dito lahat nakasalalay yung output sa ground na ito. Kaya ang gagawin natin, tanggalin ko to. Yan. Papalitan natin lahat ng terminal pin para mag ano na siya, magiging fresh na. Ayan yung ground mga kasipa, makita nyo naman. Babalatan ko yan. Ayan. So, abot pa naman siya. Just in case na hilain ko siya dito. Abot pa naman. Ayan. So, abot pa naman. Kaya po pwede pa natin siyang palitan. So, lalagyan na natin siya ng terminal pin. Again, mga kasipa, gaya na sabi ko, kailangan maging iba't iba magkakaiba yung mga pan-troubleshooting natin kung paano tayo gumawa. Pero mahalaga dyan ay magawa natin ng maayos. So, ito mga kasipa, actual ito. Walang edit-edit to, ano? Okay. So, hindi kagaya pag sa mga video na may edit, pwede nating dayain, pwede nating baguhin, marami tayong pwedeng gawin. So dito, walang edit. Actual. Ayan, so puputulin ko muna lahat. Ayan, so pinutol ko na lahat mga kasipa, ano. Kasi nahirapan ako, ano. Pinabit ko na yung ground kasi nagawa ko na. Accessories line naman ako. Ayan o. Kita nyo mga sunog na. Mga nugso na mga kasipa yung mga terminal pin. Ano. Papalitan din natin yan. Okay, magalala mga kasipa. Ayan. Tandaan nyo lang kung ano yung mga color coding ng mga pinagtatatanggal nyo. Para may balik nyo kasi may tanggal kayo. Nang tanggal magkamali kayo, masunugan naman kayo. Ayan. So, nahanap na natin yung sakit niya. Una, sa main fuse, yung wire niya is nag-malfunction, nag-lose contact. Pangalawa, yung susian niya ay malfunction. Pangatlo, yung kanyang wiring sa regulator rectifier socket, nagkaroon din ng malfunction. So, ito na siya ngayon. Binubuhay na natin. Swerte niya mga kasipa, ginawa ko pa kayo ng diagram. Ginuhita ko pa kayo ng diagram para may paliwanag ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. Kaya, pa-share, subscribes,
and likes. Tapos pindutin nyo na rin yung notification bell natin dyan para updated kayo sa mga gagawin pa natin, mga troubleshooting, tutorial, lahat mga kasita. So, gaya na sabi ko, lahat tayo matututo. Sabay-sabay. Ito na yung output niya mga kasipa. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung isa rito, papunta sa susian, yung isa papunta kay battery. So, nagluko yung papunta sa battery, kaya dito siya umaandar. Kaso, nagluko rin yung ground, kaya natitirikan. Yan. Yan yung nagiging kaso. Mga kasipa, no? So, pag napanood niya, kahit paulit-ulit yan, may matututunan kayo dyan. Ika nga, di bali ng ulit-ulit, basta may matutunan. Kaysa naman yung nagmamadali, wala tayo natututunan. Okay. So, pagtapos ko dito, paandarin natin, magbubultahi tayo. So, pag nagbubultahi tayo, aalamin natin kung ano pa yung mga pwede maging cost. Mga motor natin. Ito mga kasipa, yung 3-wire na ito, kahit pagbalik-balik ta rin nyo yan, okay lang yan. Kasi naka-neutral naman yan sa gitna eh. So, pare-pares lahat ang ikot nito. So, antayin nyo lang mga kasipa, tinatapos ko lang. Paandarin natin yan. Yan o. So, ang ganda ng mga pagkakakrimp. Gaya na sabi ko mga kasipa, hindi pwede kasi dito yung buhol-buhol talop, okay na. Ayan ang mga nangyayari. Tapos pag hindi komportable yung mga ikinakabit nilang mga pyesa, eto nagiging problema. Kurente yan mga kasipa, hindi nakikita. So yan yung magiging cost natin. May posibilidad na matitirikan tayo. Kaya napakalaga ng tester. Yan, so dinodouble lock ko. Sigurista kasi ako eh. Para maiwasan natin yung loose control. Yan. So, ang tanong dyan, kung gagana ba yung ginawa natin. Ha, kasi pa. So, nakita nyo na kung paano tayo nag-troubleshooting. Anong actual yung natunghayan. Kung ano yung hirap ng kanyang troubleshooting. Battery, loose contact wiring, walang fuse, naglulos ng susian, tapos malfunction regulator rectifier. Una natin kinuha yung kwento kung ano yung naobserbahan ni sir. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag tinatanong ko, sabihin nyo yung tama para mahanap natin yung sakit. Ayan, so nakita nyo. Kasi pag tinanong ko kayo, tapos hindi kayo nagsabi ng tama, hindi ko masasagot kasi hindi ko naman ginagamit yan. Kayo ang gumagamit. So, kita nyo, puro bago na yung terminal pin. Ayan o. So, wala na yung buhol kanina. Nakita nyo yung buhol dyan. Tinaltan ko na siya ng ganyan. Okay. So, try ko siya insert. Tapos, ilalagay ko ngayon yung tangke. Tapos, magbubultahi tayo sabay-sabay. Ang sita. Pigpit, di ba? Ayan. So, saan yung fuse? Yeah, palagay ako ng ano? Tangke. Okay. Kasi pa ilalagay namin yung tangke, sabay-sabay tayo magbultahe. Dali lang.
Sasama niyo ako, magbubol tayo naman tayo ngayon mga kasipa. Ayan. So, tatry na natin magbultahe. Paanda rin natin. So, alamin natin dito. Susi. Ayan o. Oh. Neutral. Ayan. So, napapansin nyo, as you can see, 10.4 volts. Sige, may gasolina na. Okay. So, start. Ayan. Kung nakita nyo, 13 volts agad. 13.4. Gutom na gutom yung battery. Ganda ng minor. Lumiwanag yung neutral. Okay. Ayan. So, kanina, okay yung voltahe, tapos biglang nag-collapse. Kaya inaral ko kung saan nanggaling yung pangyayari, yung troubleshooting, yung kurente. Si Rev. Ayan o, so nag 14 volts na. Ayan. Ayan o. Nakikita niyo yung voltahe niya mga kasipa. Accurate na yan. Ayan. So kanina, tumigil na naman siya nung bumaba nang bumaba. So ngayon, kita niyo tumatas, bumababa. Intact. Okay. So yan na siya ngayon. Gutom na gutom yung kanyang voltahe. 12.6. Okay. So tatry natin tatanggalin yung fuse kung mamamatay pa yan. Tatanggalin ko yung fuse. Dapat hindi siya mamamatay. Pag namatay siya, todas tayo. Yan. As you can see, tinanggal ko yung fuse, hindi siya namatay. Bagkos, ayan, naging kaso niya. Okay? So makikita nyo, hindi na umangat yung battery ko. So nag-stable siya, pababa pa siya. Kasi wala na siyang fuse. Pag wala siyang fuse, walang papasok ng positive doon. Nilagyan ko siya ng fuse, pero bakit hindi umangat? Kasi yung ground na nanggagaling kay regulator, rectifier, nag-lose contact din, nag-lose connection. Kaya hindi rin umangat. Kaya dalawa naging kaso niya, positive at negative. So ngayon, okay na yung positive, okay na si negative. Kaya ayan ang magiging resulta. Pang matagalan na. Ayan. Kaya mga kasipa, ganyan sabi ko, hindi pwede yung patsyambahan. Pag ginamitan mo ng test valve yan, okay yan. Pero hindi kayang sukatin ng test valve kung hanggang saan at kung anong voltahe yan tama. Ayan, nakita nyo? 12.6 volts. Nagto-12.7 pa. Ang ganda ng minor. Red natin ng konti. 13. Ayan o. Nakita nyo, intact na intact yung kanyang voltahe. Accurate. 3,000 RPM, 13.7. Peace, mga kasipa. Oh, sana ay makatulong ulit sa inyo yung ginawa natin. Okay? So, babalikan ko yung aking ginawang diagram. Papaliwanag ko ulit para maintindihan nyo. Una, tinanong ko si sir kung ano naging kaso. Ang kaso, minsan maliwanag si neutral at pag umina na si neutral, namamatay. So, paano natin kukunin yung sagot? Unang-una, kailangan mo gumamit ng tester para sa battery. Positive at negative. So, pagkuha mo niyan, dapat pumasok sa 12 volts. So, hindi pumasok sa 12 volts yung kanyang battery. So, ibig sabihin, bago yung kanyang battery at hindi pumasok sa 12 volts. Ay! Patay! Gasolina! Papatay mo na ako, susi! Patay mo na, susi! Patay mo na, susi! Susi! Papatay mo na ako, susi! Yan, mamaya na. Mamaya mo na buhayin. Tumulo yung gasolina mga kasipa. Pasensya na. Delikado kasi yung mga ganyan. Pag tumuloy yung mga gasolina habang may kurente tayong intact, may possibility, pwedeng kasunog natin yan. Okay. So, ito na. So, nung tinanong ko siya, mga kasipa, malakas daw ang neutral, tapos minsan bumabagsak ang ilaw, humihina. At the same time, pag humina, mamaya-maya, mamamatay na si CDI. Bakit? Ang tanong, bakit? Paano yung masosolve yung problema ngayon? Una, intact si battery, kaya malakas si neutral. Okay? Dahil sa vibration, nakakalog yung loss contact ng wirings dito at nakabuhol sa hilirang ito. So pag nakalog yun, nawawala si battery. Ekes si battery. Hindi pumapasok sa susian si battery.
Okay? So pag nawala si battery, bakit umaandar? Kasi umaandar siya, umiikot si stator, nagbibigay ng supply dyan, and then nag-output ang positive ng regulator papunta kay susian. At ang negative, papunta siya dito. Anong connect? Bakit siya namamatayan at tumihina? So ganito yan. So nung malakas yung neutral, malakas si battery, nakadirect pa siya dyan. Dahil sa vibration, nawala si battery dahil nag-lose contact itong fuse at saka itong wire. So nag-lose contact siya, humina si neutral. Bakit humina? Kasi ang nagpapatakbo na lang sa kanya is regulator. So bakit namamatayan siya pag humina na? Kasi nga, yung ground ng regulator, lost contact, maluwag, naglo-lost contact. So bakit siya namatay? Kasi diyan na lang umasa si CDI sa positive ni regulator, dumang kay susi. Diyan na lang siya umasa. Tapos si ground ng regulator, diyan na rin siya umasa. Ang problema, sa dalawang 'yan, nag-lost contact si ground. Kaya ano ang ipapalabas mo ngayon? Okay? So wala kang positive ng battery, wala kang ground output general. So todas, totally shutdown 'yan. Totally shutdown talaga si motor. Kasi kaya 'to nagsha-shutdown due to vibration at the same time wala siyang pagkukunan ng kuryente, kaya napipirsa itong output ni regulator, positive at negative. The same time, pag napirsa 'yan tapos sa vibration gawa pa nung lost contact, nag-lost contact siya gawa nung corrosion, nangyari na di-disconnect si ground. So pag na-disconnect si ground, anong ground ang ipapalamon mo sa buong motor? Ay wala naman. Di ba mga kasipa? So wala ka nang ipapalamon. Yung ground ng battery, hindi naman po pwedeng transfer dyan. Tapos si regulator. Kasi, ano siya eh? Ang nagpapatakbo na lang sa ignition system natin, regulator eh. So si regulator, siyang magbibigay ng pull force, positive at negative. Hindi po pwede yung lalabas ni regulator yung positive, tapos si ground ang magtutulak kay sa lahat ng ground. Hindi po pwede. Kailangan ang magtutulak dyan sa lahat ng yan ay regulator, kasi disable si battery. Walang fuse si battery, walang wiring kasi lost contact. So ground lang siya. Tapos naputol mo pa yung ground na general ground. So totally todas, walang ilalabas na ground ito si regulator, kaya magsha-shutdown na. Ayan mga kasipa. So sana nakatulong sa inyo, ano. Medyo mahirap siyang ipaliwanag, medyo nakakalito. Pero sinubukan ko pa rin sa inyong i-deliver kung paano yung step by step proper procedure para sa akin. So hindi natin alam kung ano yung proper procedure ng iba, bastang para sa akin ganyan ako mag-tester. Kailangan may tester, hindi yung test valve. Ito yung pamamaraan ko. So hindi natin sinasabing mali yung pamamaraan ng iba, bagkos iba't iba tayong pamamaraan. Okay, so yung mga nakakapanood sa atin, lawakan nyo lang yung isip nyo para maintindihan nyo. Hindi lang ito yung iintindihan nyo, yung kanila din intindihan nyo. Para pag pinagsama nyo, meron kayong mapupulot na aral. Okay, so ang naging kaso nito, isa, dalawa, tatlo. Tatlong naging kaso niya. So ngayon, try ulit natin siya pandarin para makita natin talaga yung final. Okay, so gutom na gutom yung battery niya, 11.7 pa rin. Pinatay namin. So, napabayaan kasi. Ayan, so kung nakita nyo, nag 12.8 agad. Nagta-13 pa nga eh. So, isa lang ibig sabihin niya mga kasipa. So, good na yung kanyang electrical system. Okay na. So, dun siya nagka-problema. Isa, sa wiring sa battery, puntang fuse. Pangalawa, sa susian. Pangatlo, sa regulator. Nag-lost contact yung groundings. So, ngayon, good na. So, peace mga kasipa. Magandang tanghali sa inyo. Sana makatulong. So, pa-share, likes and subscribes ng ating YouTube channel, Albert Lagisma TV. Ayan, si Paps, ayan. Okay na yung kanyang alaga. Ayos, ayan. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat mga kasipa. Thank you. Yun.